si Noel VC at ito ang One News. Report, rewind, react, respect. Sir, pengi pong bulak. Tagas po yung dugo ko. Wala pa akong kinalaman dyan sa order na yan, sir. Yung mga muna proceeded. Aba. Bagong balita, delivery rider ng Shopee, sinapak! Sinapak ng customer ang delivery rider ng Shopee. Pero bago muna nangyari ang panuntok ng sigang ang customer, iginiit niya muna sa rider na ilang beses na silang tumanggap ng COD or cash on delivery kahit hindi naman sila umu-order. At ang nakakainsultupaan niya ay hindi tama ang item o laman ng parcel. Dahil naman sa pangyayari, hindi pinalagpas ng customer ang ganitong insidente. Pilit niyang pinapabuksan ang parcel upang makasiguro na baka ito ay isang scam na naman na ilang ulit nang nangyari sa kanila. Sa panig naman ng rider, maaari pa namang ibalik o re-cancel ang order kung talagang hindi sila ang umorder. Pero ang customer na namangas, inalam pa rin ng laman ng parcel at nang makita ang laman, ayun! Sinapak! Kutsara doon. Ako, 550? Daddy! Daddy! Daga na po, sir. Wala ko ka na laman dyan. Delivery po yun! Delivery lang po ako. Delivery lang po ako, sir. Hindi po namin alam talaga ang laman yan. Sa lakas ng pagkakasuntok ng mamang siga, subsob ang kawawang rider. Ako, 550? Sir, wala ko ka na laman dyan. Delivery lang po ako. Delivery lang po ako, sir. Hindi po namin alam talaga ang laman yan. Basag ang uso ng rider sa tindi ng suntok ng mamang siga. At ang rider sa halip na gumante, mas pinili niyang maging mahinahon. At paliwanag niya, nang paulit-ulit, wala siyang kinalaman sa panluloko sa customer. Mapakabuting mama pala nitong driver. Nakuha pang humingi ng bulak ang rider sa tindi ng pagpuslit ng dugo. Ngunit ang mamang siga, umalis lang nang parang walang nangyari. Kilas ang bibig ko. Ito. Pengi pong bulak. Tagas po yung dugo. Wala pa akong kinalaman dyan sa order na yan, sir. Yung mga muna proceeded. Aba. Wala pa akong kinalaman dyan. Ito sa sasakyan. Sumulot yun. Yan po yung pinadilog ko sa amin. Samantala, humingi naman ng katarungan ng mga kababayan nating nakapanood ng hindi makataong pagtrato sa delivery rider. At narito ang reaksyon at komento nila. Hindi po namin alam yan, sir. Wala po kami kinalaman dyan sa deliver. Hindi po sa akin galing yan. Dapat dyan makulong. Kawawa naman si kuya. Sabihin na hindi sinasadya. Nabigla lang. Kalokohan yan. Sinabihan ng asawa na walang kasalanan si kuya. Hindi pa rin nakinig. Ang bilis ng karma sa'yo. Hindi ka talaga papabayaan ni Lord, kuya. Hayaan mo siya. Makulong nang bayaran niya ang kasalanan niya sa'yo. Ipakulong mo. Huwag ka maawa sa kanya. Kahit humingi ng tawad. Ulitin niya pa yan, o baka hindi lang sa'yo ginawa yan. Napakayabang, asal demonyo yan. Kawawa, pamilya niyan. Yan ang ama. Hindi po namin alam yan, sir. Ayon kay Jerson and Cass, wala kang awa sa kapwa mo tao. Ano naman ang kasalanan ng nag-deliver? Ang tao talaga, makangat lang ng konti sa kapwa niya. Nagpapaka-Diyos na kung umasta. Sawain ka nawa ng Diyos. Ang bait-bait ng tao, ni hindi nga lumalaban sa'yo, oh. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.